Alright, mga kaniknik, magandang buhay at welcome ulit sa channel ko. Syempre, nandito na naman ako, nagbabalik para mag-update sa inyo. So, para saan yung update ko, mga kaniknik? Ito po ay update para kay Temong, dahil si Temong po ay hindi pa siya pwedeng mag-upload. So, dito nyo po muna malalaman sa akin kung ano po bang update sa pagpapa-check up ni Temong at ano na ba ang resulta na lumabas sa kanyang result. Okay naman yun, di ba? Sorry po. Medyo may sakit pa rin po tayo, pero okay lang, laban lang yan. At saka bago lumaki yung tigyawat ko dito sa may labi ko ay mag-update na po tayo. Baka sunod yan, mabash na ako. Sabihin, laki ng tigyawat ko, pumapag-ibig ako. Yan. So, may update po tayo kay Temo ngayon. Dahil, gaya nga sa last vlog ko ay galing na nga sila sa doktor, tapos may ginawa silang test. So, yun na nga guys. Huwag na natin patagalin pa. Panoodin nyo na yung video dahil hindi pa ako naliligo sa video yan. So, ngayon, kakaligo ko lang. Kaya, pinagpatuloy ko lang yung vlog na to. Alright, let's go. Let's watch this. Alright guys, nandito na si Temong. Alamin natin ang update ng kanilang pagpapacheck up. Huwag maingay. Ito, pinabalik kami ni Alcaraz, may nakitang dumi sa dumi niya. Ano yun? Ano yun? Parang hindi ko yun itong maintindihan yun. May nakitang dumi sa dumi niya. May nakitang dumi sa dumi. Ano, may nakitang dumi, microbio sa dumi niya. Ito. Tapos, tsaka ito. Ibig sabihin niya, ano siya, may bulate. Marami siyang bulating maliliit. Kaya meron siyang amebiasis. Kaya lang niya, pwede pong turban. Pero pwede mo, mabulabog. Ah, anong gagawin? Ah, yung pakukuha rin ka kay Ada. Opo. Endoscopy. Tapos? Hindi, ako sirga. Papagos mo na rin kung saan ang binigay. Tatlong araw. O, pag naubos ko rin sa loob ng tatlong araw na pag ako'y nagsusuko pa rin, kailangan ko na rin admit. Diretso admit na, bawal na check up. Apo, i-admit ka para tanggalin yung bulate. I-admit mo na siya. Tapos, schedule ang endoscopy. O, sabay, ganyan. Kaya admit mo na siya sa hospital. Oh, yun na yun. Endoscopy na siya. Tapos hindi na endoscopy tsaka colonoscopy nga ang kailangan niya. Magkano yung ganyan? 50K? Apa, magkano yung kaya adang ganyan? 33. Sa ano yun? Sa may puwet. Nakakalaki. Bunga nga! Dahil yung bituka niya, tsaka, dahil hindi daw abot ng sa bibig daw, hindi daw abot sa bituka, yun nandito. Dahil nung sabi nito ko dito, kalakaran na dinabas ng timbang ko. Talaga po, natimbang ako. 48 ang timbang ko. Natimbang ulit ako, 47 na. Ang bilis niya, isang kilo agad na nawala. Hindi ka naman yata umay. Ito ka nga, nawala hindi nga makakain. Ito nga, tatlong araw lang na inuman. Ito yung binigay na gamot sa kanya. Paano yun? Kailangan na, kung wala pang pera. Kaya nga. Ayun nga, sabi ni Doc, ano daw? Iluwas daw sa Maynila. Doon sa kaso nga lang. PGH. Oo nga, pipilo. Sabi ni namin, Doc. Batangas. Ganyan din. Pero ngayon, makakalapit ka sa mga tatakbo ngayon, no? Dahil magbobotohan. Pwede nga daw yun. Pwede naman daw mag-ano. Kaso nga lang, yung schedule ng colonoscopy, endoscopy, matagal pa rin daw. Dahil nga libre, ang daming nakapinag. Habang pa rin daw ng buwan na taong. Kapag kung may pera, magagawa agad. Kasi nga, pero sabi niyo kay Dr. Alcaraz na paano kung naubos yung gamot tapos wala pang pera? Ayun nga, maghihintay na. Maghihintay, wala na uling gamot? Wala. Hanggang tatlong araw nga lang, pagka ganyan pa rin siya. Ah, pag nakaayos siya dyan, hindi kailangan yun. Ito, ito tong isang linggo. Tapos, pag hindi, tsaka lang siya yaan. Yan ang sabi ko.
Nakakita ng dumi sa iyong dumi. Di ibig sabihin, nung nagpa-test ka dyan, hindi ka kinuha ng dumi. Blood lang. Ah! Hadugo lang. Bakit gano'n? No? Hindi ikinuha ang dumi mo. Tumalon niya ito sa iyong sakit ni Ada. Sinambot mo yata ang bulate noon. Lak ng bulate na kuha noon. Dahil ikaw lang kasama ni Ada noon. Sa iyo, oh, yan. Diyos ko po, huwag niyo naman nililipat sa akin. Wala akong piro. Wala akong pansuporto sa ganyan sakit. Gusta mo muna din yung yan, ayan po ang ganyang gamot. At ayan ang, anong nararamdaman mo ngayon? Yo, hindi nga makakahit. Yo, movie kami kanina alas 12. Sakit mo naman ang sikmura ko. Sila lang kumain. Ah, kaya kasi huwag ka nga magkakain ng mga malalamig sa tiyan. Kailangan niya. Same, bawal. Oo nga. Yung mga bulati mo dyan, nagiging active yan. Ayun ang binubusog mo, kaya hindi ka nataba, no? Maasim na prutas, bawal. Bawal nga. Bawal din siya. Kailangan kakainin niya. Puro walang lasa. Oo nga. Ano sabi nito? Hindi, pwede naman. Yung ano, halimbawa, tinola, ang magpapalasa na lang ng luya. Ah, bawal. Bawal ang sibuyas. Bawal ang sibuyas. Bawal ang sibuyas. Bawal ang sibuyas. Bawal. Bawal. Bawang lang. Basta ang pagkain na pwede mo kainin, mga walang lasa. Hindi. Lagi luya, sibuyas. Ayun, mag-ganyo ka na lamang. Mag-itlog ka na. O kaya mag-itlog-itlog, no? Mag-itlog. Mas maganda pa nga dyan yung pungo. No? Oo. Tinapal. Yun. Kaya naman pala walang nakita sa dugo mo, eh nasa dumi mo pala naman. Ayun. Say, naka Wilkins. Bag ng Wilkins, kamahal naman yan. Maganda din naman yung iba, may mura-mura. Absolute mura. Ayan, kamahal niyan. O, oh, are. Para kasama na, ang dalawang bata. Ano nililista mo dyan? Yung hindi daw nalakita eh. Ah. Nililipat ko lang. Pagpainom ng gamot dyan 3 times a day. Sinilabal? Ay, hindi. Buti nag second opinion ka, no? Pero pag yan eh, hindi pa rin ano? Pag hindi pa rin nawawala ang balance, gusto ka niya, i-admit siya. Hindi ka pa gumaling, ibabaong ka na namin. Parang tasyon daw, hindi para gumaling. Yung kanda, dalhin daw ako sa Vulcanes. Pa-Vulcanesan daw ako. Hoy! Boy! Baka naman, ihanda mo na to. Kapag hindi pa ito gumaling, ibaw na natin to. Sponsor by Amboy! Ay, sigurado naman, sponsor ako ni Amboy eh. Box. Meron ka daw box. Ano gusto mo? Balik ba yan box? Buy one, take one? Ayoko. Kaya magpagaling ka. Ngayon, alam mo na na may ganyang sakit ka. Mag-iingat ka sa mga kinakain mo. Iwas sa mga bawal. Hindi, bulati talaga malilit. Malaki na nga. Malaki na. Pinalaki niya na ng gusto. Kasi yung chan niya ng bituka. Malilit pa. Malilit pa. Oh, malilit pa. Yung malaking chan mo pala, puro bulati. Pamilyan ang daw. Pamilyan bulati. Ano sa inyo ni Doktor? Ang daang bulati daw ni Temo sa chan ay mga ano, puro kamag-anak na. Magkakamag-anak na. Puro mga kamag-anak na daw nasa chan. Pero inultrasound ka na. Ba't di nakita? Ngayon ang nakaka, ano doon, nakaka gulat dahil na ultrasound niya. So bagay, tatlong beses na ultrasound niya. Oo, tatlong beses na ultrasound pero hindi nakita. Pero doon, isang taihan mo lang yung sabog-sabog na sila lagyan. At kamay ko, nataihan ko. Maglagay sa basong yung. Sa merit na lang basta yun. Yan mga kaniknik, so yun na nga ang update kay Temong sa kanyang pagpapacheck up. Kaya po wala muna siyang update ngayon, pero iba-vlog din niya po yun. Huwag po kayong mag-alala, magiging ano yan sa vlog niya. Sa ngayon, wala po muna siyang vlog dahil ay applying for monetization na po ang kanya. Naka-step 2 na po siya at sana po ay mag-ano na. Mag-check na para makapag-upload na si Temong. Baka nami-miss nyo na siya. Yes. Diba? Bago mangyari yon, sana ay kumita na siya para may pang pa opera kung sa opera ba o endoscopy. Endoscopy. Tsaka colonoscopy. So ang kailangan po nila ay 50,000 pesos.
Meron na nga, meron nga daw pong ano, pumunta daw po sa Maynila. Pero napakatagal po din ng proseso doon, yung libre, sa dami pong pumipila sa libreng ospital. Kaya kailangan magsakripisyo ni Temong muna sa pagbablog para makamit niya yung pampagamot niya. Wala ko naman ibenta natin ang bangka mo, isira na yung bangka mo. Sira naman yung bangka, wala ka maka na. Sa tagtag na nga yung mga plywood sa ilalim, kailangan na ipa-repair. Oo nga, yun, ay isa pa yun sa kailangan niya. Kapag, syempre, kapag sumahod ka na yung pangangailangan ng pamilya mo at saka yung panghanap buhay mo, dapat unahin mo yan. Para, para maka, tapos mag-ano na, magsasummer na, tindahan na ulit. Kailangan na mapaglaka ulit. Kailangan makaraket at pang pa, ano, gamot. Ay, sa mga nagtatanong dyan, sa, minakita kasi ako eh, minakita ko na vlog na may mga comment doon na ano, na sayang naman daw yung itinutulong kay Temong, hindi naman daw nagpapagamot. Nagkakamali po kayo. Nagpapagamot po si Temong. Minsan po, wag po kayo maniniwala sa ibang vlog. Nagpapagamot po siya. Yung ibinigay po sa kanya ng titani ng Amy, ay pinampapagamot po niya. At ayun na nga po, may resulta na nga po ngayon. At alam niyo na, yan. Wag po kayong makikinig basta-basta doon sa ibang may anong sinasabi. Tsaka, iwasan niyo po mag-comment ang hindi magaganda dahil, ano, wala naman po kayong alam eh. Yung iba, nanonood lamang, hindi naman tinatapos ang video, tapos nagko-comment na, wag po kayong ganyan. Nagpapagamot po si Temong. Gusto niya din pong gumaling. Gusto ko pong gumaling dahil, siya pa, gusto ko talagang maayos ulit yung maging takbo ng pangatawa ko. Gusto ko bumalik ulit yun. Yes, tama. Para bumalik ulit ako sa paghanap buhay, para hindi lang puro vlog, mga panigurin kung paano ako maghanap buhay. Mag-com pa ako, mag-adventure ulit, at maglako para palitin ang vlog kong ganyan. So, kailangan kong matagtag itong bayawak sa tiyang ko. Bayawak ba yan? Na may mga anak na. Sawa. Yung mga anak na sawa na eh. Pagkakadami daw pong sawa. Para namang hindi nakakahiya sa mga viewers, baka kumakain. May sawa po si Temong. Ano, buong pamilya, compound. Basta may dumi-dumi niya. May compound po sa chan niya. Yung ano, siguro mga... Kung ang pamilya nyo ay ilang kayong magkakapatid? Pito sila magkakapatid, mga nag-aasawahan lahat. Ayun, nandoon po lahat, may mga apo. Sama lang sila mga anak. Sama mga apo at saka mga anak, ayun. Yo, pwede daw yun, pwede hura. Pwede hura, pahihigop daw kay Waldong put ko. Sira ka. Right, yun nga. Sana i-ano, dasal dapat lang, tiwala lang. Ano, oh, dapat makuha sa gamot. Makuha sa gamot, tiwala, tsaka tiwala lang. Palaging magdasal, sabi ng Tita Emmy. Na, oh, tita ni Nang Amy. Thank you talaga sa tulong-tulong sa Panginoon sa akin. Thank you very much. Yan, sa lahat pa ng tumulong sa akin, thank you rin. Thank you. Parang yung boy. Pa Sir Willie de Guzman, yeah, thank you. Ma'am yeah, Pink Sir Rose. Sir Willie, nag-comment yan. Ma'am Pink Rose, thank you po. Thank you. Thank you rin. Sa lahat pa, sa mga kumpare ko, thank you rin sa suporta. Lagi kayo nandiyan dyan. Para sa akin, thank you talaga. I love you. At sa ano po, sa tawag dito, sa mga nagko-comment po, ulitin ko po. Basta po kayo, basta comment. Temo po may sakit. Huwag po yung mga ganyang mga comment na, ano, nakakasakit ng damdamin po. Eh, paano na lang po kung magbabasa siya tapos ganyan yung mababasa niyang comment. May sakit na nga po, pag-iisipin niyo pa. Nagpapa-check up po siya. Ayan na nga po ang ebidensya. Ito na. Ito na vlog. O, kasama pa nila si Bengot, magpa-check up, may sakit din niya. Pares kami. Pamilya, may sakit na kami. Sabi ko nga, baka kung check up din niya, ang ubo ko, pigil-pigil ko. Oo, check up yun pala, pag naka-ubo ba? Pwede, hapon lang, iba yung schedule. Oo. Kasi ano, mahirap na. Tsaka doon, baka walang face mask. Wala nga, ako lang walang face mask kasi sila lang napasok sa loob. Ayan, guys. Kailangan ng pahinga ni Temong. Di naman ako naalis dito. Tinuman pa wish ko. Magkakainit. Alright. And yun guys. So narinig nyo naman po yung usapan namin kanina dyan. Yun nga. Agad-agad na ibinulag ko. Sabi, may permission naman po ako kay Temong. Sabi niya, ano,
ako na muna daw po yung mag-vlog para yung sa nagbigay ng sponsor, malaman na nagpa-check up na siya at may resulta na yung pagpapa-check up niya. Kaya po, ako muna ang pinag-vlog niya. Pero naka-vlog din po to sa kanya. Yun nga lang po, para mas mabilis yung update sa tumulong. At saka para din sa mga nanonood dyan na nagko-comment sa ibang vlog na akala nila ay hindi po nagpa-check up si Temong, nagpa-check up po siya. At ayan na nga po ang resulta. Lumabas na. Meron siyang gamot na pang tatlong araw. Dahil hindi ko alam bakit agad-agad kailangan yung gawin. Siguro dahil nanghihina na si Temong. Dahil suka na siya ng suka eh. Tama nga si, ano, si Mrs. Nipototsky, no? Hinulaan niya na, ano, yung pagsusuka ni Temong na parang abot na abot na ihirap isuka. Sigurado may, ano, sa tiyan. Yun. Ganyan yung nangyari kay Ada sa asawa ng Sir Dennis. Nagka-meron din siya, imbibiasis? Yun. Marami na siyang bulate sa tiyan, nagkumpulan na maliliit. Siguro may malaki din dun. Kasi yung kay Ada dati, ang laki. Parang mag-asawa ba yun. Ang kay Temong hindi. Isang, ano na siya. Isang buong angkan na. Yung nandoon, matas maliliit. Yun, nakikinikilabutan ako guys. Yun, ganun. So, kaya po pala ang pamamayat niya eh ganun. Kahit anong dami niya ng kain, tapos lalo pa siya nangihina. Ibig sabihin, pag gutom yung bulatek, baka yung mga bituka niya na yung kinakain. Yun. Di ko malaman. So, kailangan sa lalong madaling panahon, ay kailangan magawa yung endoscopy at saka ano ba yun? Hindi ko maalala. Basta. So, sa lahat po ng sumusuporta kay Temong, sana po patuloy niyo po siyang suportahan. Sa lalo na kapag na-monetize na po siya, sana, ano, Lord, sana pagbigyan mo na si Temong, sana ma-monetize agad-agad siya. Para maagapan niya yung sakit niyang to. Maano na agad. Kasi 3 days lang yung gamot niya. Sa kailangan sa loob ng 3 days, meron na kami 50,000. Siguro, yung ano, ewan, di ko din alam ang gagawin ko. Kung may pantulong lang ako, tutulong ako. Pero, wala eh. Ito lang yung kaya ko siguro itulong sa kanya. Kung sino man yung mga kapanood nito, yung mga gustong tumulong po kay Temong, yung mga willing pong tumulong, tatanggapin po namin yun ng buong puso para bumalik na sa dating sigla ang inyong si Temong. Gustong-gusto na din yung ano, yung mga nababasa kanya dyan na hindi siya nagpapacheck up, huwag po kayong ganyan, please. May pinagdadaanan na po yung tao. Huwag nyo na pong siyang i-bash. Nang akala nyo lang po kasi hindi siya nagpapa-check up. Pero yung totoo, gustong-gusto niya magpa-check up. Nagkataon lang po, nung punta nila doon, ay hindi agad pwedeng check-upin. Dahil kailangan mo magpa-appointment. Yun lang po. Tapos nga, nung pumunta sila ng Wednesday, tapos Friday ang kanyang ano. Kaya yun. Awa ng Diyos ay na-check up na at ayun nga po ang resulta. Yun lang guys. Sa lahat ng tumulong po kay Temong, maraming salamat po. God bless you at more power po. So, yun guys, ito lang po yung vlog kong to. In-update ko lang po kayo para alam po ninyo. At alam ng mga tumutulong kay Temong, yung mga nang yayari sa kanya at saka yung mga binigay po nila na pampacheck up ay nagastos po din sa pagpapacheck up yan. At syempre, yung mga pangangailangan niya, bawal siya, maraming bawal sa kanya ngayon. Yan, nung nalaman na kung nasaan ba yung kanyang ano eh, maraming bawal. Kailangan bawal ang maalat, maasim, lahat. Walang lasa, kung pwedeng walang lasa na yung pagkain niya. Yung itlog, siguro, ganun na lang. Alright, mga kaniknik. So, dito ko na po tatapusin ang aking vlog. Maraming salamat po sa lahat. Lahat-lahat na po. Ingat po kayong lahat. Shout out muna sa aking Tita Ninang Amy Ortega ng Canada. Mega love shout out po. Ingat po kayo dyan palagi. Love you po. And syempre, sa Sir Ben. At saka po sa Sir Willie.
De Guzman, yan, maraming salamat po. Tsaka kay Amboy, sila yung mga nagpaabot ng tulong para ibigay ko kay Temo nung mga nakaraan pa yon. Ang huli ay ang tita Amy, ang tita ninang Amy. Alright guys, bye-bye guys. See you next vlog. Sorry ha kung ganito lang yung vlog ko. Medyo paus pa nga po ako at hindi pa ako nakaka-recover ng ayos. Ayahan nyo po, bawi po ako pag galing na ako. Bye guys, love you all.